Welcome back to my YouTube channel, mga bro. Ang gagawin natin ngayon ay ang kitang-kita niya na naka-power on na siya agad. Meron siyang itim na guhit. Parang rainbow yan, oh. May itim tsaka puti, tapos mayroon pang ibang mga kulay. Tapos yung tao, hindi na ganong maninag dahil sa maputi na yung display natin. So yan ang gagawin natin ngayong araw, mga bro. Sa kabila ng naka total lockdown ngayon, eh ayan, marami pa rin mga nagpapagawa, mga dumarating. Bali, yan ang subukan natin gawin ngayong araw. Kaya buksan natin, mga bro. Ito na, mga bro, ito na yung board niya. Ayan, no, punong-puno ng halikabok tsaka agiw. So, ibig sabihin nito matagal na itong hindi nabubuksan na TV na to. So, yung trouble nyo kanina, nakita nyo na. Bali, titest muna natin yung mga capacitors. Mga capacitors kasi marami. Hindi lang isa. Check natin yung sa 250 volts. Tsaka yung sa 16.5. Ito yun, itong dalawa yata na yung magkatabi. Ito yung test muna natin itong capacitor ng video, 250 volts. Malaki lang ito pero nasa 4.7 lang yung ano niyan, yung value niya. So kunin ko muna yung ating ESR, mga bro, yung ating ESR meter. So una natin itetest yung capacitor ng 180 volts. Bali, ito ay collector 180 B plus ground. Ito yung 180, pangalawa. Yung printed niya, susundan niya. Resistor. Okay. Medyo malabo yung camera. Medyo, ano kasi, marumi yung board niya. Printed, resistor, tapos diode, tapos ito yun. Yung value nyan, 250 volts, 4.7. Yan muna yung itetest natin. Bago nyo yung itest, kailangan ano yun muna, siguraduhin natin na wala siyang pondo. Yan, pwede na. So, yung ESR natin, short muna natin. Ayun, pwede na. Test natin yung 250 volts, 4.7. Ayun, hindi man lang gumalaw yung ating ESR. So, ibig sabihin nito, sirang-sira na talaga to. So, sana yan lang yung sira para mas madali. So, papalitan ko muna, mga bro, tapos ay bunutin ko muna pala. Okay pa naman yung itsura niya. Pero sa ESR meter natin, wala siyang reading. Try natin sa analog. 4.7.
open na talaga to, mga bro. Open na siya kahit sa analog natin, wala siyang reading. Eh naka X1K na tayo. So dapat ayan. Dapat may reading siya tapos babalik sa neutral. Kasi wala talaga. Meron siyang konting reading lang. So ibig sabihin yung capacitor na to open na. So meron ng mga available dito. Dito 250 10, tinanggal ko 250 4.7. yan bilang filter, pwede siya, pwede yan mga bro, 250 10. Narinig yun dito sa amin, mga bata, pakalat-kalat pa rin kahit na meron ng lockdown. So ayan mga bro, bali palitan na natin yung capacitor. So testing pa na natin kung okay na. Kung hindi pa, mag-test pa tayo ng iba pang parts. Balik ko muna yung degausser. May mga TV na pag tinanggalan nyo ng degaussing coil, masusunog yung naka-parallel sa kanya na resistor. Tulad sa mga Samsung, may naka-parallel na resistor yun. Testing natin mga bro. Yung lamesa ko luma na, sinulatan pa ng anak ko. Bakit? Madilim lang, walang madilim lang mga bro, pero naka-power siya, yun, may raster. Try natin adjust yung screen. Yun. Medyo maputla na. Try natin adjust yung contrast. Yan mga bro. Gumanda na yung display niya, pero medyo maputla siya. So gagawin na lang natin eh, dagdagan na lang natin yung supply ng heater. Kung magdadagdag lang supply ng heater, eh idadirect lang natin yung resistor. Pero nakita niyo kanina yung sira niya, mayroong dalawang guhit sa gilid. Tapos hindi ganong maaninag yung tao. Ngayon yan, okay na. So direct ko na lang yung heater, tapos pwede na yun mga bro. Dinadirect natin ng heater kapag mahina na yung tube. Kita nyo naman yung OSD, maputla na rin. Halos pareho lang sila. So
Tube na talaga yung sira nito. Bagot na putla. So ayan mga bro. Lagyan ko lang siya ng lid. Soldering lid. Yung mismong resistor. Baga parang disable na yung resistor. Yung current niya eh tuloy-tuloy na. Yan yung heater, may naka-indicate naman na letter H. Yan. Heater. Tapos yung resistor galing dito. Lagyan ko siya ng soldering bed. Pwede ring wire ilagay niyo. Pag ginawa niyo yan, medyo titingkad yung kulay ng display natin. Tapos, bali, hinangin pa natin ibang parts. Check muna natin kung matingkad na yung display niya. Tinuro ko na kung kapag yung ABL naman ang sira, yung OSD natin dapat matingkad. Pero kapag yung OSD, maputla rin. Nasa picture tube ang mahina na talaga yung picture tube kapag ganun. Ano nga bro, kita-kita nyo yung display niya. Tingkad na. Yung antena ko lang yung ano, may sira. Ayan mga bro, sana may natutunan ko sa aking tutorials. Hindi ko na siya lalagyan ng sound dahil maselan yung ano, yung GMA. Pamay sound tapos may palabas na ganyan eh. Magkakaroon ka ng copyright strike. So yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.